sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isa patay, dalawa sugatan sa pagkahiwalay na ambush sa Maguindanao. Congressman Toto Mangundadato nanawagan ng proteksyon sa pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Ang detalye, abangan! Kampanya ng DOH kontra paputok, inilunsad na, tutukan! First Farm Food Security Summit, isinagawa! Flower Farm sa South Cotabato, dinarayo! At Christmas Bazaar ng Senior High School Students, patok sa Pasko sa JEDSA 2019! Magandang hapon, South Central Mindanao. Isa ang patay at dalawa ang sugatan sa dalawang magkasunod na ambush sa Maguindanao. Ayon kay Congressman Ismael Mangundadato, taga-suporta niya ang mga biktima. Kaya hiniling nito sa PNP na bigyan ng mahigpit na seguridad ang pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre habang papalapit ang promulgation ng kaso. Nagpapatrol Lore May Andong. Wala nang buhay ng isugod sa pagamutan ng biktimang si Abdul Basit Mahmud Tagigaya matapos pagbabarilin sa labas ng Ukay-Ukay Center dito sa Cotabato City kahapon ng hapon. Kwento ng mga vendor sa lugar, nagulat sila sa sunod-sunod na putok ng baril at dito na nakita ang nakabulagtang biktima. Siyempre, sinunod-sunod, malapit masyado. Ay, hindi na yan. Dito na kami na naipon. Lahat yan, dito na naipon. Dating kapitan ng barangay Inaladan at tumakbong mayor sa Sharif Saidona Mustafa ang biktima. Nakatayo at may tinatawagan sa cellphone itong biktima. Lang siya ay nalapitan ng dalawang hindi kilalang suspect at pinagbabaril. Yung lang ang alam natin, ma'am, na dating kapitan siya ng Inalagan na Sharif Saidona. Siya hindi taga rito at wala tayong makakausap na o direct family niya. Matapos ang dalawang oras, ginulantang naman ang sunod-sunod na putok ng baril ang mga taga-barangay Bagan, Gindulungan, Maguindanao mag-alas 3 ng hapon kahapon. Tagtad ng tama ng balang sasakyang ito na nahulog sa mababaw na bangin. Sugatan ang dalawang sakay ng SUV na kinilalang sina Rochelle Quit, Municipal Treasurer ng Bayan ng Ampatuan, Maguindanao at Mister dito na si Jerry Quit. Yung biktima po, ma'am, galing po sila sa Cotabato City. While on the way sila papuntang Ampatuan, tinambangan po sila ng hindi nakikilalang tao, suspects. Nakasakay po sila ng motor. Na-recover po ng responding team po doon sa sasakyan po, ma'am, ang malaking halaga po ng pera, ma'am. Galit ang ilang mga malalapit na kamag-anak sa sinapit ng mga biktima. Kumawaman sa kanila nito, sana makonsensya sila kay... Yun lang ang alam ko, kay mabait man yan sila, sir. Wala naman sabing nababanggit sila na threat sa kanila. Tapos si Ma'am Rochelle naman, napaka-humble na tao yan. Ayon kay Maguindanao 2nd District Congressman Ismael Toto Mangundadato, mga taga-suporta niya ang tatlong biktima. Dadalumano dapat sa promulgation sa Maynila si Abdul Basit Tagigaya. Naging political leader din umano niya si Jerry Quit. Mr. Basit will be attending the promulgation on the 19th of December. No? In fact, binirhan ko na rin siya ng ticket. Then after yun na nga, inambus na naman yung isa sa mga leaders ko dun, si Jerry Quit and his wife na treasurer ng Ampatuan Municipality. So yun na nga, nakakatakot din. Dahil sa nangyari, hiniling ni Mangundadato sa DILG na bigyan ng sapat na seguridad ang mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre at mga taga-suporta, lalo pat nalalapit na ang promulgation sa Maguindanao Massacre case. Nag-iimbestiga naman ang PNP kung may koneksyon sa nalalapit na promulgation ang dalawang pananambang. Lori May Andong, ABS-CBN News. 27 firecracker-related injuries ang naitala po ng Department of Health sa Region 12 sa pagsalubong sa 2019. At sa paglulunsad ng Oplan Iwas paputok ngayong araw, sinabi ng DOH na ang Piccolo pa rin ang nangungunang iligal na paputok na nakadisgrasya sa mga biktima. Nagpapatrol, Yen Mamopit. Nadala na si James ng maputukan ng Piccolo sa kamay noong 12 anyos pa lang siya. Mula noon, natuto na daw siya ng leksyon. Yun, natakot na po ako ng paputok.
Sa datos ng Department of Health, nangunguna pa rin ang pikulo sa mga iligal na paputok na may pinakamaraming biktima, kasunod ang Plapla, Watu-C at Triangulo. May mga nasugatan din gamit ang baby rocket, Lucis, Roman candle at kahit na sparkler. 27 ang firecracker-related injuries sa Region 12 sa pagsalubong sa 2019. Pinakamarami sa South Cotabato na may 20 injuries, kasunod ang Sultan Kudarat, Gensan, Sarangani at Cotabato Province. Pero mas mababa ito ng 52% kumpara noong 2018 na nasa 56 injuries. Yung firecrackers po, hindi po talaga yan siya ligtas gamitin. Pwede maging sanhi ng pagkabulag, kung maputokan tayo, pwede maputol yung mga daliri, paa, then pwede rin makapinsala sa ating komunidad. Walang naitalang biktima ng stray bullet pero siniguro ng PNP at AFP na mananagot ang sinumang personnel nila na mapapatunayang masasangkot sa indiscriminated firing. Guidance regarding sa muscle taping, we will wait dun sa ating guidance from the higher ups. Alam na nila na hindi po nararapat na gamitin yung ating mga baril o aming mga baril just to celebrate yung itong holiday season. Malaking tulong din ang ipinatutupad na firecracker ban ng ilang LGU sa Region 12. Pero sa ilalim ng Executive Order No. 28 ni Pangulong Duterte, may designated community firework display area dapat sa mga barangay, subdivisions at mga purok. Mabigat din ang multa sa mahuhuling nagbibenta ng ipinagbabawal na paputok. It's up to the local chief executive, to the barangay kapitan na determine, mag-recommend sa municipal government o sa city government ng lugar kung saan sila pwedeng magpaputok. Ayon sa DOH, ngayong Pasko at bagong taon, maraming paraan para mag-ingay at magtaboy ng malas sa buhay. Pwedeng gumamit ng mga turotot o iba pang gamit sa bahay. Matipid na, siguradong ligtas pa sa lahat ng miyembro ng pamilya. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Pero sa mga pasaway at mapuputukan ngayong Pasko at bagong taon, may PhilHealth package naman na pwede ninyong magamit. Pero siyempre, mas mabuting wag nang mga biktima ng paputok. Sa South Cotabato, naghahanda na ang mga tendero ng pailaw at pyrotechnics. Napapatrol si Francis Canlas. Pagkatapos makakuha ng permit, puspusan na ang pagtatayo ng mga stall ng pailaw at pyrotechnics dito sa National Highway sa Tupi, South Cotabato. Tiniyak ng tatlong sellers, walang makakalusot na ipinagbabawal na paputok. Yung bawal lang dito, yung mga piccolo, plapla, yun lang. Malalakas na paputok. Bawal po namin kung ano, bawal po talaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumailalim sa fire and safety training ang mga tindero ng pailaw at pyrotechnics. Requirements tayo as regards to fire safety na inimpose sa kanila. Una-una, yung area nila, we have to situate na malayo talaga sa public. No? Kumbinsido naman ang ilang residente na hindi na gumamit pa ng mga paputok. Pero masipte, dili jud gumamit og paputok no. Nung para safety kayo. Dili magpaputo para dili maputo lang ang kamot. Damo og disgrasya sa paputok. Oo, tungod na kasi maputol pa atong kamutana. Ang South Cotabato, ang may pinakamaraming firecracker-related injury sa buong Region 12 sa pagsalubong sa 2019. Target ng Integrated Provincial Health Office ng zero firecracker-related injuries sa pagsalubong ng 2020. Dapat importante ang IEC, tapos yung pagbinta ng mga illegal na dapat hindi talaga ibinta, kung saan yung outlet dapat doon lang magbili, hindi doon sa mga peddlers, no? At saka yung higpitan din ng PNP ang, o BFP ang kanilang monitoring. Naghahanda na rin ng mga ospital para sa firecracker-related injuries. Covered naman ng PhilHealth ang sinumang mabibiktima ng mga paputok. Even though if they will not be confined, as long as there was a procedure or merong ginawa, kunyari may tinahing sugat, yung mga ganun, kukover sila. Pero mas mabuti pa rin walang ma-ospital dahil sa paggamit ng illegal na paputok. Sa buong Pilipinas, 236 ang naitalang firecracker-related injuries sa pagsalubong ng 2019. Francis Canlas, ABS-CBN News. Marami pa rin mga probinsya sa Region 12 ang hindi nakakaabot sa 95% na target para sa sabayang patak kontra polio. Pero sa kabuuan, halos 600,000 bata na ang nabakunahan sa buong rehiyon. Dito naman sa Gensan, abay pinapara na po yung mga sasakyang may mga bata.
para mapatakan kontra polio. Nagpapatrol Yen Mangupit. Sa pilitan ng pinapara ng mga health worker ang mga sasakyang may kargang bata na dumadaan sa Barangay San Isidro Jensen. Agad pinatakan ng bakuna kontra polio ang 3 taong gulang na anak ni Juvie. Para sure nga dili magkasakit ang anak. Ginagawa ito ng mga health worker para matiyak na walang batang may iwang hindi nababakunahan kontra polio. Opo, kasi may mga parents na ayaw nila papatakan ang bata. Kailangan talaga nabigyan sila para sa proteksyon ng mga anak nila. Sa Jensen, Barangay San Isidro ang may pinakamaliit na bilang ng nabakunahang bata sa bilang na 83%. Sumunod ang Barangay Bula sa 89%. 90% naman ang Barangay Kalumpang. May 91% ang Barangay City Heights at Barangay Mabuhay na may 92%. Pero sa kabuuan, umakyat na sa 97% ang nababakunahang bata sa buong Jensen. Hindi po titigil ang City Health Office. Ang lahat ng health workers, nagbabahay-bahay po ngayon. Lahat po ng nakalista na miss na children, nag-refuse or deferred ay binabalikan. As of 11 a.m. ngayong December 12, 91.8% na ang immunization sa Cotabato City, 86.2% sa Cotabato Province, 92.7% naman sa South Cotabato, 88.3% sa Sultan Kudarat at nasa 99% na ang Sarangani Province. Parents natin na kung pwede, no? Kung may anak po kayo na 5 years old and below, ipunta or dalhin sa pinakamalapit na health center para po mapatakan dahil ang polio po, once na meron na pong polio yung mga anak natin, wala po itong gamot but it can be prevented. Sa ngayon, nasa 91% na o halos 600,000 na mga bata na ang nabakunahan sa buong Region 12. Pero ayon sa DOH, hanggat hindi nakukuha ang target na 95% pataas, extended ang massive anti-polio vaccination. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Positibo naman ang South Cotabato na maaabot nila ang target hanggang bukas sa huling araw po ng extension ng sabayang patak kontra polio. Nagpapatrol Francis Canlas. Nabakunahan na kontra polio ang 2 anak ni Normie, edad 4 at 2 taong gulang dito sa Tupi, South Cotabato. Aabangan na rin daw niya ang booster sa Enero para siguradong ligtas ang mga anak laban sa polio. Okay lang siya, maganda sa katawan. Walang side effect. Higit 8,000 bata na ang nabakunahan dito sa Tupi. Hindi rin nagdalawang isip si Mirasol na papatakan ng anak kontra polio. Para hindi siya makuha ng masakit, naligod ma-adapt sa sakit ng polio. Ayon sa IPHO, hirap sila na makuha ang target na 95% pataas sa buong lalawigan. Mabigay, mabigyan sila. So as mentioned, one of the factor is yung the actual population compared to the projected. And yung nasa border na target nila pero nakuha no ng adjacent na municipality. Yeah, positive pa rin ako but though parang mahirap na no, but then siyempre dapat maging positive and dahil alam natin yung mga health workers natin until now still doing their best. Pero positibo silang maabot at malalagpasan pa nila ang target sa round 1 ng sabayang patak kontra polio. Bali, itong vaccine na to, the more dose na ibigay sa kanila, mas lalo magbigay ng booster kumbaga para sa mga bata. Okay na. Dapat pa rin i-receive nila yung round 2. Nasa 106,750 na mga bata na ang nababakunahan sa lalawigan o katumbas ito ng 93.02%. Francis Canlas, ABS-CBN News. Susunod na kauna-unahang Food Security Summit sa BARM isinagawa sa pagbabalik ng TV Patrol sa Central Mindanao. Isinagawa ang kauna-unahang Food Security Summit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layon po nitong mapaunlad ang sektor ng agrikultura, halal industry at ang organic farming sa rehiyon. Nagpapatrol Ariana Patan. 10 hektaryang palayan ang dating pag-aari ng pamilya ng magsasakang simunir na mula pa sa Talipaw, Sulu. Pero ngayon, ang dating palayan napalitan na ng abaka at mga tanim na gulay. Mahirap ang taniman ng palay kaya gusto namin ma-revive, matulungan kami ng gobyerno. Ako nabuhay ako nung bata pa ako ng pagtatanim ng tatay ko.
kaya kaano kahalaga sa akin. Yung isang taon, hindi kami nagbibili ng ano, ng bigas. Bumibili na kami ngayon. Noong araw ng Martes at Miyerkules, isinagawa ang kauna-unahang Food Security Summit sa BARMM sa pamuno ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Layo nito na matulungan pa ang mga magsasakang tulad ni Munir at maging ang mga mangingisda. Madiscuss yung mga other concern manggagaling sa different sectors para makakontribute doon sa finalization of food security map. Papakita natin yung democratic process na through consultation from the people. Bago namin i-finalize to submit the food security map to, dun sa Office of Chief Minister and later on dun sa Parliament. Tinalakay rin sa summit ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno kaugnay naman sa usapin ng halal industry at maging organic farming. Dapat yung farm may sarili talaga silang halal certifying bodies. So sa amin ngayon, meron pa kami mga possible funds na pwede namin matulong sa kanila to start. So pag naumpisa na nila, so kami assistance na lang din. Kami pa ng program from the national, lalo na yung sa halal na hindi namin alam. So being a Muslim area, dominated Muslim, yun ang very welcoming sa amin. Tampok rin sa Food Security Summit ang mga produktong nagmula pa sa iba't ibang parte ng rehiyon tulad ng mga gulay, prutas at packaged food. Ang Food Security Summit ay may temang Bangsamoro ay paunlarin, masagan ng ani, mataas na kita, halal at organikong pagkain ay siguraduhin. Aryan Apatan, ABS-CBN News. At pinag-uusapan na rin po ang farming. Alam niyo ba na pwede kayong magtanim ng ubas o grapes dito sa atin sa Region 12? Abay, dito po sa Jensen, may mga grapes vineyard na pumapatok na po ngayon bilang mga tourism farm. Nagpapatrol, Kent Abrigana. Marami sa mga Pinoy ang mahihilig kumain ng healthy food. At kapag healthy food ang pinag-uusapan, hindi siyempre mawawala ang mga prutas. Si Cherry, mahilig kumain ng grapes. Nalamian ko sa grapes una-una. Kay makahatagid siya sa toang ugwan, sa toang health, tapos tamis gid kaay siya. Pero hindi natin maipagkakaila na may kamahalan ang grapes. Australian seedless to, tapos yung 1.2, malaki na yung halaga, mga 380. Ayon sa mga supplier, galing pa ng ibang bansa at ibang lugar sa Pilipinas ang supply nila ng grapes. Pero kung inaakala niyong sa ibang lugar lang pwedeng magtanim ng grapes, alam niyo ba na dito sa Jensen, may kalahating ektaryang taniman ng grapes dito sa Sayadi Vineyard. Aakalain mong nasa ibang bansa ang grapes vineyard na ito. Pero ang totoo, nasa Purukwal, Barangay Tambler, General Santos City lang ito. Sulay lang good. Pag sulay, may kabalo nga. Inaani, di may kabalo dyan sa sinugdanan. Ang 13 months, uy, naan mo na yung bunga. May tatlong variety ng grapes sina Aling Beth. Ito ang White Malaga, Black Ribier at Red Cardinal. Naaaliw naman ang mga namamasyal na turista sa lugar. Sa halagang 200 pesos per kilo, pwede ka nang mamitas sa kanilang mga ubas. Oh, yan, na-amaze kami. Actually, masaya na makakita ka na may ganito dito, especially sa Tumblr na mainit siya na lugar na merong ganitong... Hindi na bago sa Pilipinas ang pagpapalaki ng ubas. Sa La Union, noon pang 1972, nagtatanim ang ating mga kababayan. Dito sa Jensen, marami na rin grape farm ang pumapatok bilang tourism farm. Malaki din ang kita dahil pwede itong gawing tourism farm. Most probably, ang reason kaya nag-grow yung grapes dito ay adapted yung grape sa ganitong environment. So yung genes niya mismo ay naka-adapt na for this specific environment. So yan ang isa sa pinaka-reason bakit yun siya nag-grow dito. Yung tanim, itong grapes. Maliban sa Sayaris Vineyard, pwede rin bumisita sa MBX Vineyard sa Barangay Tambler at Pompey's Vineyard sa Purok Masunurin, Barangay San Isidro. Tinutulungan ngayon ng DOST ang mga grape vineyards na ito para lumago at posibleng magtayo din ng wine processing plant. Kent Abrigana, ABS-CBN News. Nabawasan po ang bilang ng mga non-readers o hindi marunong magbasa sa Sarangani Province. Isa sa best practices nila ay ang school-based tutorial program kung saan hindi lang mga guro ang nagsisilbing tutor kundi pati na ang mga student volunteer na magagaling sa klase. Narito ang report. Pangunahing kulay kapag pinagsama. Ikalawang kulay ang tawag dito, pula at dilaw ay nagiging dalandan.
Nasa top 10 ng klase sina Justine at Zarina sa kanilang mga paaralan sa Malungun sa Rangani Province. Ang galing nila sa pagbabasa, ibinabahagi sa kapwa estudyante na mahihina o di kaya hirap sa pagbabasa. Importante sa kanila na marunong na magbasa pagdating ng grade 3. Kasi kapag nagbabasa tayo, mas nagkaka-learn tayo ng mga bagay-bagay. Ang karunungan po sa pagbabasa kasi ay kahit saan tayo ay dala-dala natin. Ang tawag sa programang ito ay school-based tutorial na nakikitang epektibong strategy para mabawasan ang bilang ng mga non-reader sa paaralan ni Teacher Agnes. Out of 24 non-reader students, galing sa pretest namin sa aming PhilIRI, meron ng 4 na lang ang naiwan talaga na hindi talaga marunong bumasa. Ayon sa DepEd Sarangani, na alarma sila noong 2018 dahil sa 50% ng kanilang grade 3 pupils ay mga frustration reader at ang iba ay non-reader pa. Kaya agad silang nag-isip ng paraan para mapaunlad ang reading ability at comprehension ng mga estudyante nila. At ngayon, Dati we have 4,000 plus non-readers, now nasa 2,000 na lang tayo. Suportado ng provincial government ang programa na ipinatutupad na ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa. Lahat ng schools mag-implement, at the same time, they develop their own intervention on reading. May 7,704 student tutors na sa Sarangani simula ng umarangkada ang programa noong 2014. Not only do the teachers get involved, but the students themselves, the tutors, they get a taste of what it's like to communicate and teach younger students. Katuwang ng DepEd at Sarangani Provincial Government sa programa ang Latter-day Saint Charities. So we want to help everyone, not just members of our church, but people, all people, as Christ would do. You do all of the work. We just help a tiny bit. Keep up your good work, teachers. Inaasahang sa susunod na taon, mas mabawasan pa ang bilang ng mga non-reader sa lalawigan, lalo at naglatag pa ng mga dagdag na training ang DepEd at dagdag na pondo naman ng probinsya para mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyanteng hirap na magbasa sa mga paaralan. Naalarma rin ang DepEd sa tumataas pong kaso ng teenage pregnancy sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Sa buong bansa, maituturing na itong isang national emergency ayon sa PopCom. Naniniwala ang ilang guro na magbago o nagbago ang behavior o pag-uugali po ng kabataan ngayon dahil sa kanilang mga napapanood sa social media. Narito ang report. 14 anyos pa lang si Alias Lulu, pero ang mga kaklase niya pinag-uusapan na ang mga malalaswang video na pinagpasapasahan sa group chat nila. Terex daw para inigmaminyo, kabalo na daw si Buhaton. Ayon sa datos ng Population Commission o PopCom, nasa 1.2 milyong kabataan ang nanganganak sa bansa kada taon. 30,000 sa mga kabataang ito ay paulit-ulit umanong nabubuntis. Naniniwala ang guro at dating guidance counselor na si Gina na nagbago ang behavior o pag-uugali ng mga bata dahil sa mga napapanood nila sa internet, lalo na sa social media. Every year as a grade 10 advisor, meron talaga akong buntis, sir. Every year. Kaya si Joyce binomonitor ang mga social media post ng kanyang mga estudyante dahil kung hindi namomonitor ng mga magulang sa bahay, madalas daw sa social media inilalabas sa mga sentimiento ng mga bata. Bakit ganito yung post mo? Ano bang problema? Pwede ba tayong mag-usap tomorrow? Pero kinakausap ko sila privately. Naalarma na ang DepEd sa tumataas na kaso ng teenage pregnancy sa mga paaralan. Sa inilabas na datos ng PopCom, maituturing na umano itong national emergency. Bukod sa mga magulang, importante din ang gabay ng mga guro sa paaralan. We encourage our teachers to do some research. What is really the causes, the problems of our students at the root, doon sa grassroots. Para sa ilang magulang, maganda ring aktibo ang barangay sa kampanya kontra teenage pregnancy. Atong school na ana sa BCPC. So ang ato pong barangay na po'y BCPC team. So ang BCPC team, mo'to'y naghahatag og mga giya para sa ato ang mga kabataan. Nagbago ang Filipino values dahil sa high-tech nating panahon. Pero magbago man ang panahon, iisa lang ang mananatili na walang makakapantay na gadget at technology sa personal na gabay at pag-aaruga ng mga magulang sa kanyang mga anak. Susunod na, Flower Farm sa Tupi, South Cotabato. Dinarayo sa pagbabalik ng TV Patrol, South Central Mindanao.
Picture perfect at Instagrammable pasyalan ba ang hanap mo? Dinarayo ngayon ang isang flower farm sa Tupi South, Cotabato. Bukod kasi sa makukulay na mga bulaklak, may marami pang activities ang pwede nyo ma-enjoy. Napapatrol Kent Abrigana. Agaw pansin sa flower farm na ito ang mga bulaklak na may iba't ibang kombinasyon, pula at dilaw. Tila naglalagablab ang bulaklak na ito dahil sa kanyang hugis at kulay na kahalintulad sa apoy. Celosia flowers ang tawag sa mga ito. Kanya-kanyang selfie ang mga namamasyal. Nice kaayo sa color pa lang na red o yellow. So, nice kaayo nindot. Sumurang makawala siya og problema. Amazing siya na place, exquisite, then beautiful place siya nga laagan. Pero may iba pang pwedeng gawin sa farm. Ang mamangka at mamingwit ng isda sa fish pond. Oh. Ang nabingwit, pwede ring lutuin. 120 pesos ang kada kilo. So for me, okay na sir. So for me sir, nindot jud ni siya laagan. So mauni sir, para sa ako sir, nindot jud siya laagan. Fresh jud ako ang pamina, wala koy problema nga maisip. Syempre kay daghan man kay may makita. Nami siya tapos nang nindot pod ang mga view tapos damo ka malantaw. Mula sa poblasyon ng Tupi, pwedeng sumakay ng tricycle papunta sa Celosia Farm na matatagpuan sa Purok 10 Barangay Poblasyon. Dito sa farm ko, may mga booting, tapos may cottage rin, mga kubo-kubo. Pwede kayo makakuha ng tilapia o bingwit o sinugba na tilapia. Bukas sila Lunes hanggang Linggo, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. 30 pesos naman ang entrance fee. Kent Abrigana, ABS-CBN News. Christmas around the world, yan po ang binibisita naman ngayon sa Pasko sa Jensen 2019. Patok ang Christmas Bazaar ng mga senior high school students sa Oval Plaza. Nagpapatrol, Ian Mangumpit. Sayawan at kantahan. Ito ang mga eksena sa soft opening ng Pasko sa Jensen 2019 kagabi sa Jensen Oval Plaza. Mistulang nag-trip around the world ka sa Christmas Village, tampok kasi ang landmark ng iba't ibang bansa tulad ng Pyramid ng Egypt, Sakura Trees ng Japan, iconic na landmark at animals sa Australia, Taipei at Russia. Enjoy na enjoy ang mga namamasyal. May effort po talaga, then yung mga villages may mga meaning. Nagbukas na rin ang night market sa Oval Plaza, bukas na rin ang carnival, at ang dagdag atraksyon ngayong taon, ang Senior High School Bazaar. Tampok ang mga tuna products ng mga grade 12 students mula General Santos City High School. Introduce din namin itong tuna para sa iban or kung meron mang turista. May mga organic fertilizers din at marami pang iba. Nice rice po, bali inuling na ipa ng palay. Tapos, ano po siya, pwede siyang fertilizer, then pwede din siyang conditioner. Tinuturo ng bazaar sa mga estudyante ang entrepreneurial skills. Siyempre, sila mismo ay malaman nila magkano yung kapital, magkano ba ang kita nila pagkatapos ng isang araw. Magtatagal ang bazaar sa Oval Plaza hanggang December 22. Bukas naman ng gabi ang float parade na isa sa mga highlight ng grand opening program ng Pasko sa Jensen. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. 13 days na lang kapamilya, Pasko na. Natanggap nyo na ba ang inyong Christmas bonus o 13th month pay? Abay sabi ng Dole, ibigay na yan. Ako si Jay Dayupay. Maraming salamat po. Magandang gabi, South Central Mindanao.